For today's video ay susubukan namin gumawa ng pinakamalaking bingka sa buong mundo. Ito ang pinakamalaking bingka sa buong mundo. Kung talagang maluluto. Bingka! Ang sarap. May gumawa na ng pinakamalaking pizza, pinakamalaking burger, at kahit donut. Pero ngayon, bingka! Dahil sa malabahay na laki nito, marahil na paisip kayo kung totoong bingka ba talaga to. Ganito kalaki ang drum at ganito kalaki ang aming lutuan. Grabe ang struggle namin sa pagluto nito. Pero mas grabe ang struggle sa paggawa ng lutuan. Sa totoo lang, wala talaga akong alam sa pag-fabricate ng mga ganito. Kaya naghanap ako ng marunong gumawa. Ang bawat ligo ng mga stainless na ito ay nagkakahalaga ng 6,500 each. At kailangan namin ng 19 pieces. 6,500 times 19 is equals 123,500. Hindi pa rin kasama ang pagpabending, square tube, at labor ng nagtatrabaho. Check! Mic check! Ang lutuan na ito ay halos umabot ng 200,000 pesos. Sa sobrang laki ng gastos, maraming hindi naniniwala. 200,000 na lutuan? Tapos pinakamalaki sa buong mundo? Anong akala mo sa stainless, 20,000 isa? 100,000? Sobra na yan. At nabash pa ako sa TikTok. At ang ulan na ito ay isa sa pinakamalaking pagsubok. Ito yung problema dahil di kami pwedeng magpatuloy kapag ulan. Day 3 guys, sa mong trabaho ron. Okay. Day 3 na at nasimula na naming mapatayo ang aming lutuan. Pero lagayan pa lang ito ng uling. Sobrang linaw guys. Ilang araw na ba ngayon? Day 4 na boss. Yo, what's up day 4? Habang busy sila, nagprepare naman kami ng mga kasangkapan. Fire hole! Yo, what's up day 5? Nagbunod kami ng 250 na niyog. 250 na niyog plus 250 na binili namin sa market. Bali 500 lahat. Ang daming niyog. 12 sako ng bigas, 4 na sakong asukal, kilo-kilong yes at iba pa. At dahil sa bigat ng takip, kailangan namin gamitan ng chain block. Isa ito sa pinakamahirap na challenge sa video na to. Dahil hindi kayang buhati ng aking mga crew ang takip ng aming ginawang lutuan. Ito ang aming mga workers. Kahit walang COVID, naka-face shield. Ngayon, kailangan namin ilapit to dito sa takip. Imagine kailangan namin ng 6 na tao upang mabuhat ang lutuan na ito. Ganyan kalaki ang bingka na ating gagawin. Kung talagang maluluto. Yo, what's up? Maaga tayong gumising ngayon kasi kailangan nating ihalo lahat ng mga sangkap ng maaga. Ayaw ko pang gumising pero wala akong magagawa. AM kaming gumising at may nasaksihan kaming isang amazing na food web na para bang nasa National Geographic tayo. Pag-discarting palaka. Maliban sa palaka, may ibang nilalang rin na gutom na nagmamasik lang sa kadiliman. Papakita ko sa inyo ang kapangyarihan ko. Today is the moment of truth. Kaya excited ako kung anong kalalabasan ng bingkang ito. Medyo matatagalan kami dito. Wala akong alam sa pagluluto ng bingka. Pero ito si Lolo. Lagpas 20 years na siya nagluluto nito. Pero sa laki nito, masasabi kong baguhan siya dito. Nagluluto na naman ang mga taga-India. Dahil sa dami ng kasangkapan, hindi matapos-tapos ang aming pagbiga at paghalo-halo. Sa sobrang laki ng gastos, wala na akong pera. Kaya kung gusto mo pa akong magpatuloy, please share this video para naman may magastos pa tayo sa susunod na content. Ang sarap. Siguro yung iba nang didiri sa paggawa namin ito. Pero wala kasi tayong makina na magagamit, kaya mano-mano. So ngayon, panahon na para linisin ang lutuan. Pagkatapos namin kamayin lahat, sinimula na namin ang pagluto. Lagyan natin ang flavor, vanilla, ice ice baby. Alam kong excited ka sa kalalabasan nito. Sa totoo lang, kami rin. Kaya watch this video till the end. Para kaming nagbubuhos ng pundasyon. At base sa aming research, wala pa namang pinakamalaking bingka na pwede nating i-break. Kung talagang maluluto. Bago natin tikman
naman ang pinakamalaki at pinakamasarap na bingka. Gusto ko lang i-share sa inyo ang Diamond Game. Dahil dito pwede kang kuminta gaya ng color game. Pumili ka lang ng paborito mong kulay. Pagkatapos, ganyan lang kadaling manalo. Pag marami ka ng panalo, pwede kang mag-withdraw gamit ang GCash mo. At kapag naubusan ka ng puhunan, click mo lang tong plus sign. Nasa comment section yung link, mag-register at pinapan ang lahat ng ito. Walang boring dito sa Diamond Game dahil sa sobrang daming laro na mapagpilian. Sa pag-download ng Diamond Game ay nakakatulong ka sa paggawa ng aming mga videos at sa mga taong tinutulungan namin. Sa tingin ko parang naluto na. Isang oras pa bago maluto to. At walang ibang paraan upang malaman kung libuksan ang takip. At ito ang isa sa pinaka-hassle na aming ginagawa. Ilaw pa. Umabot kami ng 12 AM hanggang umaga pero di pa rin luto. Ngayon ay pangalawang araw sa aming pagluluto. Lahat kami ay nawalan ng gana dahil sa lakas ng ulan. Bakit? Nakapasok ang tubig sa loob ng aming lutuan. Ah, grabe, nakakaiyak guys. Yusok. Gago! So ngayon, try namin kunin yung mga tubig na nakapasok dahil sa ulan. Sa tagal na tapos magbawas ng tubig, nakapag-desisyon na lang akong magpagupit. Dito na ngayon sa pagluluto at alam kong hindi na to edible. Dahil nangangamoy asim na. Pero gusto ko lang talagang subukan kung totoo bang maluluto ba talaga ito. Kaya sinimula na naming tanggalin ang lahat ng bolt upang makita ang resulta. Unboxing, Benka! Ang dami palang tubig ulan na nakapasok sa loob at hindi na-calculate ng tama ni Lolo ang dami ng bigas na aming kinakailangan. Kung nagtataka kayo kung bakit walang gumawa ng malaking bingka, ito yung sagot. Masakit man sa amin na naging palpak ang kinalabasan, pero minsan sa buhay kailangan talaga nating subukan upang malaman. Sabi nga sa quotes, don't be afraid to fail. Be afraid not to try. Kahit ang idolo kong si Mr. Beast, di lahat ng videos niya naging success. Hindi man natin nakuha ang titulo ngayon, baka bukas maging luto na ang ating ihahain at tayo ay aahon. Ang bingka ay kabilang sa mga starchy food at pwede itong maging sanhi ng tooth decay kung di natin pinapractice ang paglinis ng ngipin pagkatapos kumain. Kaya kami buwan-buwan kaming bumibisita sa aming dentist. Walang iba kundi ang Bang Smile Doctor Dental Clinic.